Okay, good evening mga ka-Alpha Adventure, JC De Guzman. So nandito ako ngayon sa isa sa mga breeding facilities ni Alpha Adventure, particularly sa mga manok. So itong nasa baba ko ngayon, yan ang brooding pen nung ongoing experiment ko sa pag-aalaga ng Cub 500 o yung mas kilala ninyo sa tawag na 45 days na manok, mga nabibili sa supermarket, public wet market. Ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon, although hindi pa ito final, hindi pa ito conclusion ng aking experiment, initial muna ang gusto kong ibahagi sa inyo, at I would like to remind you na itong ibabahagi ko sa inyo hindi pa conclusion, hindi pa ito conclusive, pero sa mga gustong sumubaybay at sumubok sa ginagawa kong experiment, so ito, babahagi ko sa inyo. So ang topic natin ay paano ko na-maintain yung lower than 5% na mortality rate sa pag-aalaga ng Cub 500 kahit pa hindi ako gumamit ng incandescent bulb since day one. Okay, so yun ang topic natin. Paano ko na-maintain yung lower than 5% mortality rate kahit hindi ako gumagamit ng incandescent bulb since day one sa mga Cub 500, COBB space 500, and sometimes that's a compound word, no? COBB 500 o yung mga 45 days. So eto, ayan. So dito sa aking phase 2, nasa phase 2 ako ng aking ongoing experiment, ano? Nag-alaga ako ng 30 Cub 500 na day old. Wala pa silang 3 weeks ngayon. Sa 30 ang yan, iisa pa lang ang namatay. At yung namatay na yon, nabansot siya. Napag-iwanan siya ng timbang kumpara sa timbang ng mga kabatch niyang ito. So 1 divided by 30, I think that's 3.33%. So lower than or less than 5% ang aking mortality rate. Itong ilaw na yan, hindi yan incandescent bulb, ha. Ito ay LED. LED na warm light, hindi cool light. Warm light. Kailangan pasok yan sa 27,000 to 30,000 spectrum. Light spectrum, kaya warm light. May psychological effect kasi yung warm light sa mga manok. Hindi lang sa mga layers, kundi pati na rin sa tama niya dun sa pagkain. Kapag tumatama ang liwanag na pasok sa 27,000 to 30,000 light spectrum, ay nagiging mas attractive ang pagkain sa kanila. So yan ang scientific na paliwanag kung bakit inire-recommend ko sa aking chicken farming seminar ang pagpili ng ilaw na ang kulay ay warm light at hindi cool light. Hindi lang po yan trip-trip ko lang, ano, may scientific na paliwanag yan. So yan ang setup ko, ano. Itong nakikita nyong kulay yan dito sa inumin nila, yan yung Oriental Herbal Nutrients. So yung source of heat nila ay yung Oriental Herbal Nutrients, hindi yung ilaw, dahil wala namang iniimit na init yan kagaya ng incandescent bulb. Ang purpose lang ng pagpapailaw ko ay para makita nila yung kanilang feeders para makakain sila. These are broiler chickens. So hangga't maaari, dapat ay continuous ang kanilang ang pagkain nila. Kaya may ilaw, hindi para painitin sila. Ang mga manok, regardless of breed, wala silang capacity to generate their own body heat sa first 3 weeks ng kanilang buhay. Kaya kailangan ng human intervention sa pamamagitan nitong aking Oriental Herbal Nutrients para ito ang kanilang maging source of heat. Ayan. Kung mapapansin ninyo, ayan, hindi ko sila inayos na kalat na ganyan. Kaya kaninang nag-introduction ako, ay pinokus ko muna sa akin. Kasi baka isipin yung kung pagka-on ng camera ay nakafocus sa kanila at nakita nyong kalat-kalat sila, baka isipin ninyong sinetup ko muna sila or pinakalma ko silang kalat-kalat bago ako nag-video. So, ayan. So, LED, Oriental Herbal Nutrients. Pagkatapos, itong kanilang brooding pen, elevated ito.
Ayan, no, mga tagpi-tagping sako, 'di ba? Nag-improvise lang ako. Tagpi-tagping sako, tagpi-tagping sako ng uling, 'yan, no. Oh, sako din ito. Ayan, 'di ba? Sa labas. 6 inches above the ground. Ayan, 6 inches above the ground. Hindi yan ano, sagad hanggang lupa, no. May 6 inches na ang tawag dito, clearance or elevation para yung hangin nagsi-circulate. Tapos dito sa taas, open siya. So ibinababa ko lang itong or tinatakpan ko lang siya ng kahoy pagkagabi para hindi pumasok mga pusa halimbawa. Ayan. So ayan ang setup. Hindi pa ito conclusive. Maraming phases pang pagdadaanan itong aking experiment bago ko ibahagi sa inyo yung pinaka finale ng aking experiment. Ayan. Wala akong ginamit na LED, walang synthetic antibiotics na kulay blue, walang synthetic na vitamins na kulay yellow, oriental herbal nutrients lang every 2 days. At yung pagitang isang araw, purong tubig lang yun. Ayan. Diba? Napansin nyo ba hindi sila nag-uumpukumpuan? Kanina pa ako nagsasalita, diba? Oh. Kung yan ay nilalamig, malamang after 1 minute, makikita nyo ng dikit-dikit ang mga yan. Pero kalat-kalat sila, yan, oh. Not to mention LED ko. Nahawakan ko, ha? Baka isipin nyo, incandescent bulb yan. Pag incandescent bulb yan, sa tagal ko nagsasalita, hindi ko mahawakan na matagal yan. Naku, papasok ako pagka ganun. Ano? Ayan ha. Nawakan ko na yung bumbili ha. Para maniwala kayong LED lang yan. So, ayan. So, ang target ko dito ay mapaabot ko sila ng 1. Umaverage man lang sila ng 1.3 kilos on their 20th day. Sa phase 1 ng aking experiment, may napaabot ako ng 1.5 kilos. On their 20th day sa ganitong setup din. May mga iilan akong changes sa aking setup sa phase 2. Yung phase 1 kasi medyo significant ang mortality rate ko. Ngayon, it looks good so far. Diba? San ka pa? Less than 5% ang mortality rate mo at hindi ka gumagamit ng incandescent bulb. Tipid yun sa kuryente. Especially ngayong panahon na tumataas ang rate ng ano, kilowatt per hour. Ayan, pakita ko lang lahat. Ang kinakain nila dito ay chick booster. Chick starter na. Ayan o. Kalat sila ha. Hindi sila nagsisiksikan. Dahil nga ang pinanggagalingan ng body heat nila ay yung oriental herbal nutrients. At kung gusto nyong bumili kay Alpha Adventure, pumunta lang kayo sa website www.alphaadventure.com/oriental-herbal-nutrients or punta lang kayo doon sa buy menu ng website, click nyo yung vitamins and then nandun yung OHN. Ayan, umiinom sila oh. Malilinis pa rin pati sila, di ba? It's because weekly nagwe-wet cleaning dito sa kanilang brooding pen. So, nililipat muna sila ng ibang lugar, ibang brooding pen habang nililinisan to. Huwag kayong mag-wet cleaning, nandyan ang mga hayop. Kailangan nilipat muna. Otherwise, mababasa yan. Lalamigin sila. So, weekly ang paglilinis. So, bukas nyan, lilinisin ito. At magiging puti na naman ang kanilang slatted plastic matting na flooring. Ano sukat na ito? 2, 4, 6, 6 by 3, 18 square feet. 18 square feet ang sukat na itong kulungan na to. Kasi tatlong ano to eh. Tatlong tigto 2 by 3 feet na slatted plastic matting. Ayan.
Diba? Alam mo kung maganda ang biosecurity kung yung mga Cab 500 mo na puti ay puti pa rin sila. Ayan o. Puti pa rin yan ha. Huwag nyo sasabing pinaliguan ko yan. Sisiw yan. Di pa rin paliguan yan. Diba? O. Linis yan. Baka isipin nyo pinaliguan ko yan kaya puti. So kung marumi ang pag-aalaga, walang kawalaan dumi dyan. Talagang didikit sa balahibo nila ang dumi. So this only goes to show na yung sinasabi kong weekly ang pag-wet cleaning dito ay nagmamanifest sa balahibo ng mga manok na to. No? Hindi yung weekly wet cleaning kuno lang ako. Hindi, totoo yan. Otherwise, makikita nyo naman na imbes na white yan, baka brown na dahil nahiga na sila sa dumi nila. Okay. Alright guys, so ayan. Pwede nyo lang, well, hindi ko pa ini-encourage na gawin nyo rin ang ginagawa ko dahil, again, hindi pa ito conclusive. Wala pa ako sa conclusive findings ko. Baka mamaya gawin ninyo at hindi tayo magparehas ng output. Ako pa sisihin ninyo. Saka na lang siguro ninyo gayahin ito kapag conclusive na itong aking experiment. But if you would like to take the risk, iperson ninyo, well, do it at your own risk, no? Walang sisiyan. So, may disclaimer naman ako mula nung umpisa pa ulit-ulit na nga. Okay? So, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming.